Magandang umaga, Assumption! Nandito muli kami para sa ating lingguhang simbahagi upang pagyamanin pa ang ating mga kaalaman tungkol sa simbahang Katoliko sa Pilipinas. Sa araw na ito, ating pagtutuunan ng pansin ang mga kaugaliang pananampalataya ng sambayanang Pilipino tuwing Enero. Sa buwang ito, ipinagdiriwang ng milyong-milyong mga deboto ang kanilang debosyon sa Jesus Nazareno at sa Santo Niño. Dalawang paglalarawan kay Kristo na magkaiba, ngunit nagbibigkis sa buong bansa at nagpapalalim ng ating pananampalataya, lalo na sa ating mga pinagdaraanan bilang isang bayan ng Diyos. Tuwing ikasyam ng Enero, ipinagdiriwang ang pista ng mapaghimalang imahe ng Jesus Nazareno. Sa pamamagitan ng traslasyon o paglilipat ng Jesus Nazareno tungo sa simbahan ng Quiapo, mamamalas natin ang di karaniwang pagpapahayag ng mga kalalakihan ng kanilang pananampalataya. Bakit natin nasabi ito? Dahil dati, ang mga kalalakihan lamang ang pinapayagang maging kabilang sa mamamasan sa imahe ng Jesus Nazareno. Ngunit kamakailan lamang ay pinayagan na rin ang ilang mga kababaihang na isumama. Sa traslasyon, makikita ang kaugalian ng pahalik kung saan pinupunasan ang mga banal na imahe sa paniniwalang nagiging banal din ang ipinamunas. Marahil, may ganito rin tayong naitabing espesyal na bagay na hinahawakan ng isang idolo natin. Makikita rin ang karamihang nakikisama sa prosesyon ng nakayapak lamang bilang pakikiisa sa paghihirap ni Jesus noong pasan niya ang krus. Tuwing sasapit naman ang ikatlong linggo ng Enero, ipinagdiriwang ang pista ng Santo Niño at pinakamaringal na sa mga pagdiriwang nito ang pinakauna o pinakamatandang pista ng sinulog sa Cebu, kung saan unang nasilayan ang imahe ng Santo Niño na nagpaiyak kay Reyna Juana at nagudyok sa kanyang magpabinyag sa pananampalatayang Katoliko. Maririnig natin sa mga pagdiriwang ang mga papuring Viva Señor Santo Niño o Pit Señor na hango sa mga katagang Sangpit sa Señor. Sa pamamagitan ng mga imahe na ito ni Jesus, maiintindihan natin kung saan nakaugat ang kaugaliang Pilipino. Tulad ng pagiging matiisin sa anumang krus na pinapasan, pagiging masigla sa gitna ng kahirapan, pagtitiwala sa pagmamahal ng Diyos Ama, at pagkalinga sa mga kabataan at mga mahihina, lalo na ang mga nasa laylayan ng lipunan. Naway sa pagninilay natin sa mga ginagawa nating debosyon, patuloy pang palalimin ng ating mga kaugalian sa ating pananampalataya ang ating buhay Kristiyano. Isang mapagpalang Miyerkules ang sumainyo, Assumption.